So what's up mga katrip? So ngayon gagawa lang tayo ng short video. Papakita ko lang sa inyo kung paano tanggalin yung check engine ng Sniper version 2 o yung Sniper 2019. So as you can see dito sa picture, nakailaw yung check engine niya, no? So 2 times nang nag-check engine tong motor. Nung una, tumumba siya, nag-check engine. Then dinala namin sa Yamaha, pinatanggal namin. Then ayun, ikalawa, bigla na lang siyang nag-check engine, hindi namin alam kung ano yung reason. So ginawa namin, bumili na lang kami ng mga tools na kailangan namin para kami na lang yung magtanggal. Siyempre sayang rin kasi yung binabayad namin dun sa Yamaha, 500 din yung ibabayad mo kung tatanggalin nila dun yung check engine sa may kasa. So bumili na lang kami ng mga tools na kailangan para magkaroon na kami ng sariling tools and kami na lang yung magtatanggal ng check engine. So ituturo ko sa inyo ngayon kung paano tanggalin. So mga katrip, papakita ko muna sa inyo yung mga tools na gagamitin natin. So ipa-flash ko na lang sa screen, sa Lazada or sa Shopee may nabibili. So ito yung mga tools na gagamitin natin para matanggal natin yung check engine. So sa tools na to, magagastos siguro ko yung mga kulang-kulang 500. So kesa naman pupunta kayo ng kasa, ganun din, magbabayad kayo ng 500. So much better kung bumili na lang ng sariling tools. Then ayun, anytime pwede natin tanggalin yung check engine dahil one of the issue nga sa version 2 ng Sniper is yung check engine. So ayan po yung mga tools na gagamitin natin. So this is a OBD2 interface. Mamaya sa cellphone natin lilito to pag nag-scan tayo dun sa may wifi, para mag-connect siya doon sa cellphone natin. So yun yung mga tools na gagamitin natin guys, and ang pinakahuli is i-download nyo na lang sa Play Store itong Car Scanner ELM OBD2. So ito yung apps na gagamitin natin. So guys, connect na natin tong mga tools natin dito sa motor. So first, open natin yung seats natin. Then tanggalin natin yung rubber, yung cover dun sa may battery. Then dito sa gilid makikita nyo yung ECU ports natin, no? Dito natin ipapasok yung 3-pin connector natin. So ito yung ano, ito yung ECU. Tanggalin natin yung cover niya. Then pasok natin tong connectors natin. So ayan mga katrip, pagkatapos natin pasok yung cable natin dun sa may ECU, dito naman sa kabilang dulo, ipasok natin yung OBD2 scan tools natin. So ayan mga katrip, pagkatapos natin ilagay yung OBD2 scanner natin sa cable, dapat may makikita kayong ilaw. Then susunod guys, i-open natin yung wifi natin, then makikita natin yung wifi OBD2, i-connect lang natin dyan yung cellphone natin. Then ayun guys, after that, start muna natin yung motor natin. Then ito, itututok ko na lang yung camera dun sa screen ng cellphone para makita nyo kung paano ko tatanggalin yung check engine itong motor natin.
So sundan niyo lang, madali lang naman. Clear. Okay. Okay. So as you can see guys, ganun lang kadali, no? Na kita nyo naman na wala agad yung check engine ng motor natin. So ayun guys, no? Mas prepare kong bumili ng sarili na lang na tools kesa naman sa pupunta tayong kasa and magbabay tayo ng 500. So sayang lang kasi hindi natin alam kung kailan ulit mag-check engine yung motor natin, kasi nga parang pinaka-issue na to nung Sniper 150. So ayun, hanggang dito na lang yung video ko. Sana may natutunan kayo. Leave na lang ng like and comments na rin, and paki-like yung Facebook page ko. So ayun, hanggang dito na lang yung video. See you next vlog.